Topic natin, singaw o may sugat ka ba sa bibig? Baka fungal infection to. Ito ang gamutan at ang tama mong gagawin. Karaniwan itong nangyayari sa maliliit na bata, sa sanggol, kahit sa adults, lagi tayong nagkakaroon ng singaw. Hindi maipaliwanag kung saan ang gagaling ang singaw at hindi rin ito nakakahawa. Pwedeng maging dahilan ay kung nasusugat ang iyong mga gilagid at saka yung malambot na balat ng loob ng iyong bibig kung matigas ang iyong sipilyo. O baka naman allergic ka sa toothpaste na ginamit mo o kinain mo. Baka stress ka. O kaya mababa ang iyong immunity at kulang ka sa mga bitamina, yung mga vitamin B. Ano ba ang sintomas talaga ng singaw? May singaw o may sugat dun sa iyong labi, sa iyong gilagid, dun sa iyong dila, ngala-ngala, mainit, masakit, hindi ka na makakain, nag-iiba din ang iyong panlasa. Pag po nangyari ito, higit na sa 2 linggo, magkonsulta po tayo sa ENT doctor. Ito po yung ear, nose, and throat doctor. Kasi para malaman ang dahilan ng sugat sa iyong bibig. Simpleng singaw lang ba ito o baka naman fungal infection. So kung makita na fungal infection ang iyong singaw, ito po ang gamutan. Number 1, meron pong miconazole oral gel. Pag pumunta tayo sa butika, ang mga brand name nito, Dactarine. Ilagay niyo po sa dulo ng cotton buds at ilagay doon sa lugar na merong mga singaw. 3 times a day nyo lalagyan nitong miconazole oral gel gamit ang cotton buds. Pwede rin naman yung inyong daliri pero mas maganda na ang cotton buds. Number 2, nystatin. Ito po ang pangpatay ng fungal infection. So sa 1 kutsarita or 5 ml ilagay po sa inyong bibig. Ibabad muna kung kaya nyo mga 5 minutes bago nyo lunukin. So, 3 times a day, 1 kutsarita for 5 days. Number 3, baka pag nakita ng doktor na meron din konting infection, bibigyan kayo ng mga penicillin katulad ng doxycycline. 1 kapsula, once a day, sa loob ng 2 araw. So, ito po ang gamutan kung fungal infection ng singaw ang nangyari. Meron pa ho tayong mga tagubilin para sa inyo. Palitan ang inyong toothbrush kasi para hindi pa ulit-ulit ang nagpo-fungal infection ang inyong bibig. Gumamit lamang ng malambot na sipilyo. Baka naman ang nangyari, napakatigas ng inyong toothbrush kaya laging nasusugat ang inyong gilagid, ang inyong bibig. Number 2, kailangan ho nagde-dentista tayo kada 6 na buwan para nililinis ang ating ipin at kung may problema ay makita agad. Sa mga merong asthma o hika, naka-steroid inhalers, pagkatapos nating mag-puff, siguraduhin po na nagmumug tayo. May mga tao nalilimutan uminom ng tubig, very dry ang mouth palagi, kaya nagkakaroon ng singaw na madalas. So, sikapin po natin na makainom ng 8 basong tubig sa waking hours natin or sa buong 24 hours o kada araw. Itigil na ang paninigarilyo at dun po sa mga nakapustiso, sila din yung madalas magkasingaw. Baka naman maluwag or masikip or ill-fitting ang inyong pustiso. At ang inyong pustiso, kailangan nililinis din. Tino-toothbrush, hinuhugasan, at kung talagang meron din kayong fungal infection o singaw, ay baka kailangang ibabad din ito sa nystatin, yung syrup o yung suspension. Huwag na ho tayong magtawas at iwasan po natin yung mga citrus fruits kasi pasakit yon dun sa ating bibig. Pwede po kayong mag-probiotics o kaya ay uminom o kumain ng yogurt. Sa mga diabetics, siguraduhin natin na controlled ang ating blood sugar. Kapag yung ating mga babies, yung mga nagbe-breastfeed ay may singaw, kailangan dalhin po sila sa pedia or sa ENT doctor kasi iba yung dose ng kanilang mga nystatin
So, kailangan na babagay sa edad at timbang ng bata. At sa mga breastfeeding mommies, kailangan lilinisin po yung breast kasi baka mahawa yung inyong baby. Magbrush o magsipilyo twice or three times a day pa din para laging malinis ang ating bibig. Huwag maghihiram ng sipilyo. Huwag muna gumamit ng mga mouthwash na alcohol-based kasi masakit po ito. Huwag pong kakain ng mga sobrang init. Pwede pong palamigin muna yung pagkain or yung mga medyo cold para maiwasan ang pagsakit ng inyong mga singaw. Sana nakatulong tong mga payo natin para magamot at malunasan ang inyong singaw. Salamat po.